Good evening, everyone. Congratulations, Be, MG, and Non-Rev. Congratulations. Ganyan na po talaga kami. Nag-visitan na kami habang buhay. Congratulations. Maraming salamat po sa pagdalo. Ako po talaga nagpakasal sa kanila. Ako po gumastos dito. Charot. And I'm just so happy to witness this wonderful celebration. Napapaligiran kayo ng napakaraming tao na sumusuport at nagmamahal sa inyong dalawa. Masaya kayong dalawa tonight at lahat ng tao na dito ay masaya para sa inyo. Diba? Ang ganda nun. Ang saya nun. Your love is to be celebrated all the time kasi your love is pure sa isang isa. It's so beautiful. Malalim mo kasi talaga ang pagiging magkaibigan namin ni Angge. Actually, yung friends or best friends, parang understatement siya eh. Parang pamilya kasi kami talaga. Parang siya talagang kapatid. Naikwento ko na to dati sa Magandang Buhay kasi meron akong kapatid. Kaya yung nanay ko, mahal na mahal siya, si Angeline. Kasi meron ko akong kapatid na Angeline din ang pangalan. Pero bata pa lang siya, binawi na siya sa pamilya natin. Kaya nung na-meet ng nanay ko si Angeline, feeling niya, si Angeline yung nawala niya na. At feeling ko din siya talaga yung nawawala akong kapatid. Nung na-meet ko siya, sabi ko, ba't nakita pa kita ulit? Sabi ko, nanakarma ako agad. So malalim yung pinagsamahan namin. Ang weird ng pinagsimula ng friendship namin ni Angeline, pareho kasi kami ng handler, si Kate. Tapos there was one time, hindi ko alam kung paano niya nalaman ang number ko. Bigla siyang tumawag sa akin. Tapos humahagulgul siya. Tapos sabi niya, Ate Vice, nasaan ka? Sabi ko, nasa bahay. Tapos iyak lang siya ng iyak lang, hindi ko alam kung bakit. Tapos sabi ko, ba't ka umiiyak? Tapos sabi niya, malungkot lang ako. Sabi ko, ba't ako yung tinawagan mo? Kasi ikaw yung nagpapasaya sa akin every time. Marinig kasi baka sumaya ako. Hindi pa kami masyadong close nun. Pero sabi ko, saan ka nakatira? Pinuntahan ko siya sa bahay niya. Pumunta ako sa bahay niya, tapos madilim yung bahay niya. Kondo pa yun eh, di ba? Kondo. Tapos, hindi ka nakabayad kung pinaalis ka, di ba? Umiiyak siya sa pinuntahan ko siya. Sabi ko, ba't ka umiiyak? Tapos iyak lang siya na iyak, niyayakap niya ako. Tapos sabi ko, ba't umiiyak? Anong problema mo? Wala. Tapos na-realize ko, paano hindi ka mag-iiyak? Parang kang balik, tuktok, puro Sara Jeronimo na masasakit na kanta. Wala naman siyang pinagdadaanan, pero dinadama niya yung mga kanta. Tapos tawa lang kami ng tawa. So from then on, so wala na akong choice na sa kanya yung number ko. Nagte-text na kami lagi. Tapos biglang isang umaga, nag-text sa akin si Kate. Sabi niya, kausapin ko si Angge. Bakit? Nagpatato. Sabi ko talaga, eh matanda naman na siya, hayaan mo na. Tapos maya-maya, pagbukas ko ng asap, kumakanta siya, may tattoo din siyang star dito. Tapos sabi ko, oh my God, pareho kami ng tattoo. Sabi ko, kaya naman pala ako yung tinawagan ni Kate, ako yung tinatalakan. Kasi feeling niya, baka akala ni Kate, sinabi ko sa kanya magpatattoo. Ba't ka ba kasi nagpatattoo? Wala eh. Nag-umpisa ako sa showbiz, magkamukha na tayo eh. Diba ang sakit-sakit sa damdamin? Then, pero talaga parang kami magkapatid kasi feeling ko talaga magkamukha kami. Tapos stylist niya pa si Bang Pineda, na stylist ko din si Bang. Tapos sabi ko pa kay Bang Pineda, at sabi ko, Bang, bakit parang magkamukha na kami lagi ni Angeline? Yung hair ko, hair din ni Angeline. Tapos yung, lagi ako naka-oversized na suit, si Angeline din naka ganon. Tapos nag-cover ka ng preview, tama ba? Pagtingin ko ng cover ng preview, kala ko ako yung cover. Si Angeline pala. Tapos sabi niya, tapos sineset niya sa akin lagi. Sabi niya, magkamukha talaga tayo, magkapatid talaga tayo. Tapos every morning ko, ang bisita namin lagi, magsisend siya sa akin lagi ng mga pictures kung saksakan ako ng pangit. Yung mga kauna-una ko pang pictures. Tapos so, kinakalkal ko din yung mga pictures niya sa online na nandodoon lang. Ang papangit pa pictures niya, yung mga hindi ka ba nagpapagawa nun eh, di ba? Di ba? Sabi mo, magpagawa kayo ng bata. Pero nakatatlo nga, di ba? So yun, so kasi nung nagpunta siya, kasi pareho kami mahirap ni Angeline, taga Sampaloc siya, taga Abinida naman ako. Tapos taga FE ako, taga CIT siya, magkatabi ng eskwelahan namin. Sa Central Market yung eskwelahan, pero mas pangit yung school niya. Anyway, nilalokok pa siya, sabi ko, saan ka nag-aaral dati? Sa CIT, sabi ko, ah talaga, ang daming pokpok doon. Kasi ang dami, sa recto po,
Pagkaling ng MPU, sumasakay ako ng sasakyan sa Recto, doon ako nag-gym, papunta ng Avenida. Tapos ang dami ko talaga nakaaway doon ng mga taga-CIT kasi sabayan ng labas yung mga eskwelahan. May mga malalandi taga-CIT, tapos nakakaaway namin mga bakla. Tapos sabi ko, feeling ko isa ka sa mga nakaaway ko dati. Tapos tinatanong ko siya, sabi ko, pupo ko ba dati sa CIT? Sabi niya, hindi, pero gustuhin ako. Sabi niya, hindi dito siya pupo, pero ano, alaga daw siya ng mga pratero. Kaya sobrang kami connected kasi ang jologs naming dalawa, sobrang jologs namin. Yung ang simple lang namin, masaya kami sa mga kabaduyan namin, sa mga kabahuan namin dalawa. And mahal na mahal namin yung isa. Kaya ang daming mga bagay na hindi namin nasasabi sa maraming tao, pero nasasabi namin sa isa't isa. Na safe space namin ng isa't isa. Kung magsasalita kami dalawa sa isa't isa ng mga bagay, hindi kami matatakot na kinabukasan yung malalaman natin ng maraming tao. Yung gano'n. Tapos, dinala niya si Non-Rep sa bahay namin. Tapos hindi niya pa sinasabi yung jowa niya. Sabi niya, pero pupunta ako, pero magsama akong kaibigan. Sabi ko, sige, pinta ka. So, punta siya, pagdating na magsama siya lalaki. Tapos sabi ko, bakla ba yun? Tapos sabi ko, oh, sinabi mo ba din si Non-Rep? Kasi sabi ko, hindi pwedeng magpapunta ng lalaki sa bahay. Kasi sabi ko gano'n, hindi na ako nagpapapunta ng lalaki sa bahay kasi syempre housewife na ako. So, sinabi niya, bakla si Non-Rep. Ang daming tato. Tapos nung kumikilos siya, hindi siya masyado nagsasalita kasi feeling ko ayaw niya magpabuking na lalaki siya. Sabi ko, ba't ayaw niya kumain? Tapos sinabi niya na lalaki nga rin si Non-Rep. Tapos yung boyfriend niya daw. Eh ako naman, hindi naman ako sagabal o hindi ako yung laging ano, yung kumbaga sa term namin, mga jolo, hindi kami daot. Kumbaga, bet mo yan, trip mo yan, o sige, go. Diba? Kasi kanya-kanya tayo ng ano eh. Kumbaga, kahit ano sabihin ko sa yung kunyari, may tao akong na-meet na sabihin ko, hindi ko yung bet. At the end of the day, ko naman na mag-de-decide. Diba? Nandoon na lang ako lagi sa dulo na lang ako. Mag-aantay ako sa iyo kung saan ka pupunta. Kung pa-usad ka ba, pa-atras ka ba, pabagsak ka ba, paangat ka, sasamahan na lang kay Kota kung nasasad ka. Abangan ko na lang kung iiyak ka, abangan ko na lang kung natawa ka. Basta kung anong mararamdaman mo sa dulo, sasamahan kita. Kung nagtagumpay ka man siya, isabay tayong tatalon, magsa-celebrate tayo. Kung hindi man, isabay tayong luluhod, iiyak tayo dalawa. Ganun lang naman ako. Kaya ang tanong ko lang sa kanya, panalo ka ba dyan? Tapos sabi niya, panalo naman, dedax naman. Sabi ko sa inyo, huwag ba magsalita? Kasi sabi ko sa inyo, buko ko ni Manong Olor. Kasi alam mo na, tuwa ako sa Manong Olor. Parang kung magpaman Manong Olor dun sa Quiapo. Bukod sa ang init na, pinagpapawisan ako. Dahil di ko malam, may huhusgan ako ng pare o ano. Hindi ko malam, ako yung babas pa sa nung pare. Yung pag-iibigan yung dalawa.